Pari na po tayo makaupo. May naman po dumako tayo sa pagbabasa ng kasulatan ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Marcos 14, Mark chapter 14. Ang babasahin po natin ay mula verse 22 hanggang 26. Mark 14 verses 22 hanggang 26. Ito po ang sabi ng Panginoon sa verse 22. Samantalang sila'y kumakain, lumampot siya ng tinapay at ng kanyang mabasbasan ay kanyang pinagputol-putol ibinigay sa kanila at sinabi, kunin ninyo, ito ang aking katawan. Siya'y dumampot ng isang kopa at nang siya'y makapagpasalamat ay ibinigay niya sa kanila at mula roon uminom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos para sa marami. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom mula sa bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. At pagkaawit ng isang himno, lumabas sila patungo sa bundok ng mga olibo. Pagpalain nawa ang pagbasa ng kasulatan ng Panginoon. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pagbabasa ng Heidelberg Catechism. Ang Heidelberg Catechism, Lord's Day 28, ay patungkol sa banal na kapunan. Dito po nagsisimula ang pag-aaral patungkol, pagpapaliwanag patungkol sa banal na kapunan ng Panginoon. Heidelberg Catechism, Lord's Day 28, babasahin ko po sa Tagalog yung question number 75. Makinig po kayong maigi. Paano ipinapaalala at tinitiyak sa iyo sa banal na hapunan o sa Lord's Supper na ikaw ay bahagi sa nag-iisang sakripisyo ni Kristo na isinakatuparan sa krus at sa lahat niyang mga kapakinabangan? Sagot, sa ganitong paraan, na ipinagputos ni Kristo sa akin at sa lahat ng mga mananampalataya na kainin ng pinagpirapirasong tinapay at inumin ng kopang ito sa pag-alala sa Kanya. Paragdagan sa mga pangakong ito, una na ang Kanyang katawan ay inihandog at pinagputol-putol sa krus para sa akin at ang Kanyang dugo ay nabuhos para sa akin kung paanong tiyak na nakikita ng aking mga mata ang tinapay ng Panginoon na pinagpirapiraso para sa akin at ang kopa ay ipinahayag sa akin o ibinigay sa akin. At higit pa rito, na kanyang pinapakain at pinalulusog ang aking kaluluwa sa buhay na walang hanggan, sa kanyang katawang napako sa krus at dugo na nabuhos, nakatitiyak ako na sa aking pagtanggap mula sa mga kamay ng ministro, at matikman ng aking bibig ang tinapay at kopa ng Panginoon bilang tiyak ng mga tanda ng katawan at dugo ni Kristo. Walang nawa ang pagkabasa ng ating katekismo. Mga minamahal, ang mga sakramento ay napakahalaga para sa isang iglesia, lalo na sa isang iglesyang reform, sapagkat sila ang nagpapatibay sa bawat tapat na pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang nangangaral ang ating Panginoon, ngunit dahil sa kahinaan ng ating mga kaisipan, kinakailangan natin ng tanda, kinakailangan natin yung nakikitang salita para mas lalo natin maintindihan ang ebanghelyo ng Panginoon. Kaya kinakailangan natin ng sakramento. Ang mga sakramento ay mga tanda ng Panginoon bilang pagpapatunay sa atin na ang kaligtasan nga ay tunay na inilalapat at ikinikilos sa atin ng Panginoon. Ito ang mga pamamaraan na itinalaga ng Panginoong Jesucristo. Itinalaga ito para sa mga banal. Pagamat tayo bilang isang iglesia ay kapulungan ng mga banal, pero hindi natin maitatanggi na hindi bawat kasapi ng iglesia ay hinirang ng Panginoon. Nahaluan tayo ng mga itinakwil.
Pero ang mga paparaanan ito na itinalaga ng Panginoon ay para sa mga banal. Para ito sa iglesia ng Panginoon. Ang tunay na makikinabang dito ay ang iglesia ng Panginoon. Hindi lahat ng tao ay makikinabang. Hindi lahat ng kumain ng tinapay ng sakramento ay makikinabang. Hindi lahat ng uminom ng alak ng sakramento ay makikinabang. Na para bang ang tinapay at ang alak ay naroon ng biyaya ng Panginoon. O maging yung tubig ng bautismo ay nandoon ng biyaya ng Panginoon. Yun ay paniniwala ng Romano Katoliko. Ngunit hindi tayo naniniwala sa ganun. Kaisipan o paniniwala. Hindi lahat ng tao ay makikinabang sa sakramento, maging ng sakramento ng Lord's Supper. Maaari silang makibahagi kung sila ay confessing member sa ating iglesia. Maaari silang makibahagi sa Lord's Supper, kumain ng tinapay at uminom ng alak. Ngunit iilan lang ang makikinabang sa mga sakramentong ito, lalo na ang Lord's Supper na itinalaga ng Panginoon para sa kanyang iglesia. Kung ang bautismo ay sumisimbolo sa ating pakikibahagi sa katawan ng Panginoon, ang ating pagpasok sa tipan ng Panginoon, ang ating pagpasok sa kaligtasan ng Panginoon, o maging ang kapanganakan natin muli o yung regeneration, ang bautismo ay sumisimbolo at picture nung tayo ay binuhay ng Panginoon mula sa kamatayan ng ating kaluluwa. Nung binuhay ang ating kaluluwa at narinig natin ang Ebanghelyo, nilinis tayo ng dugo ng Panginoon, ito yung sinasalarawan ng bautismo. Ang Lord's Supper naman ay ang sumisimbolo kung paano tayo pinapanatili ng Panginoon, pinapalusog ng Panginoon, pinapalakas ng Panginoon sa ilalim ng kanyang tipan o sa ilalim ng kanyang kaligtasan. Ito ay sumisimbolo sa pangangalaga ng Panginoon sa kanyang iglesia na kanyang ipinasok sa tipan at niminsan na hindi niya sila inabayaan. Katulad ng katawan na kinakailangan kumain, ganun din ang ating mga kaluluwa. Nung tayo ay binigyan ng bagong pagkatao ng Panginoon, yung bagong pagkatao na binigay sa atin ng Panginoon ay kinakailangan manatiling buhay. Ginagamit ng Panginoon ang pangangaral ng Ebanghelyo para manatiling buhay ang bagong pagkatao nito at ginagamit niya rin ang sakramento para palakasin ang bagong pagkatao nito. Buhat nung tayo'y binuhay ng Panginoon mula sa kamatayan ng ating kaluluwa, dapat lamang ng ating kaluluwa, ang ating espiritu ay kumain. Kumain mula kay Kristo, mula sa kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo, spiritually. At ginagawa ng espiritu ito sa pamamagitan ng pangangaral, pinapalakas ng ating kaluluwa sa pamagitan ng pangangaral. At ang Lord's Supper naman, ang picture kung paano tayo pinapakain ng Panginoon. Dahil hindi natin nakikita yung preaching, hindi natin nakikita yung salita. Pero nung nagkaroon ng Lord's Supper, nagkaroon ng bautismo, naging mas malinaw ngayon sa atin yung preaching. Pinapaalala sa atin, lagi ng Panginoon, na ganito ang ginawa ko sa iyo, at ganito yung ginawa ko sa kaluluwa mo, at ganito yung patuloy na ginagawa ko para manatili kang buhay hanggang ngayon. Ang tema natin sa umagang ito, ang pagkakatatag ng banal na hapunan. Ito ang tema na gustong ipahayag ng Lord's Day 28, 29 hanggang 30. Pero ngayon, pagtutuunan natin ang pansin ay ang Lord's Day 28. Ang tema natin ay ang pagkakatatag ng banal na hapunan. Tatlong punto ang ating bibigyan diin. Una, ang salita ng pagkakatatag. Pangalawa, ang mga elemento ng Lord's Supper o yung banal na hapunan. At pangatlo, ang kahulugan nito. Ano ang kahulugan ng mga elementong ito? Ano ang kahulugan na tayo ay kumakain ng katawan ni Kristo at umiinom ng kanyang dugo? Unang punto, ang salita ng pagkakatatag. Mga kapatid sa ating Panginoon sa Kristo, mga minamahal, si Kristo ang nagtatag ng banal na hapunan. Kagaya ng binanggit natin, kagaya ng nabasa natin sa Marcos 14 sa talata 22, ang sabi dito, samantalang sila'y kumakain, dumampot siya ng tinapay, si Kristo. At ng kanyang mabasbasan ay kanyang pinagputol-putol, ibinigay sa kanila at sinabi, kunin ninyo ito, ito ang aking katawan. Si Kristo mismo ang nagtatag ng banal
na hapunan. Siya mismo ang nagsabi sa iglesia na gawin niyo ito bilang pag-alaala sa aking kamatayan. Mga kapatid, hindi pwedeng magkaroon tayo ng sakramento kung walang salita ng pagkakatatag. Dahil yung words of institution ng mga sacrament, ito mismo ang ebanghelyo ng Panginoon na ipinapaliwanag kung bakit natin ginagawa ang bautismo at bakit natin ginagawa ang Lord's Supper o yung banal na hapunan. Kaya may kita nyo pag kapag nagbabautismo tayo ng bata o maging ng matanda, merong binabasa na form dahil nandun yung institution o yung pagkakatatag, yung mga salita na dapat mo marinig para mas maunawaan mo yung bautismo at yung Lord's Supper. Dahil ito yung tinuro ng Panginoon. Si Kristo ang nagtatag nito at ang kanyang salita ang naging katibayan ng Lord's Supper. Ang sakramentong ito ay hindi invento lang ng church. Itinatag ito mismo ni Kristo. Hindi ito isang bagay na dapat natin kaligtaan dahil ito ay isang tradisyon lang na ang Katoliko meron din, tayo meron din, ang mga born again meron din. Na para bang ito ay usapin na lang ng tradisyon. Isang usapin ng tradisyon ng mga Kristiyano na hindi na nawawala. Hindi. Si Kristo ang nagtatag ng sakramentong ito. At yung pagkakatatag ng sakramentong ito ay dapat merong tamang kahulugan. At ang tamang kahulugan nito ay makikita lamang natin sa ebanghelyo ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng sakramento ay tumutukoy lagi sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. Tanggalin mo ang kamatayan ng Panginoon, tanggalin mo ang ebanghelyo, walang saysay ang mga sakramentong ito. Hindi ito imbento ng iglesia, ito ay tinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng katekismo na ipinag-utos ni Kristo sa akin at sa lahat ng mga mana ng palataya. Isa itong patunay na itinatag ng Panginoong Jesucristo ang Lord's Supper o yung banal na hapunan, ito ay iniutos niya sa kanyang iglesia. Ipinag-utos ni Kristo sa akin bilang isang mana ng palataya. Ibig sabihin, dapat ako ay nakikibahagi sa banal na hapunan na ito bilang isang individual na confessing member. At hindi lang yun. At sa lahat ng mga mana ng palataya, sa kapulungan ng mga banal na nagsasama-sama para magdiwang ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo at pinagdidiwang natin ito, hindi lamang sa bawat pangangaral ng Panginoon, kundi maging sa Lord's Supper o sa Santa Cena o yung banal na hapunan. Ngunit ang pagkakatatag na ito ay hindi lamang utos ng Panginoon. Hindi lamang ito itinatag at inuutos ng Panginoon sa kanyang iglesia para gawin natin habang tayo ay umiiral pa rin dito sa lupa. Ang pagkakatatag na ito ay laging merong kasamang pangako. Hindi ito itinatag na inutos lang ng Panginoon at wala nang pakialam ang Panginoon kung makikinabang tayo o hindi. Ang pagkakatatag na ito, ang salita ng Panginoon ng pagkakatatag, ay merong nakalaan na pangako sa mga mana ng palataya. Ang sabi ng katekismo, ang pangako ay patungkol sa ating pakikibahagi sa kanyang kamatayan. Ito ang sabi ng katekismo. Karagdagan sa mga pangakong ito, una, na ang kanyang katawan ay inihandog at pinagputol-putol sa krus para sa akin. At ang kanyang dugo ay nabuhos para sa akin. Tayo mga kapatid, kaya natin din pinagdiriwang ang Lord's Supper, ang banal na hapunan, dahil tayo ay binigyan ng pangako ng Panginoon ng bawat mana ng palataya ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay kabahagi ng kanyang kamatayan. Ang kamatayan ni Kristo ay naging kamatayan din natin. Ang kanyang katuwiran ay naging katuwiran natin. Ang kanyang dugo, ang siyang parehong dumadaloy sa bawat kasapi ng kanyang iglesia. Nag-iisang dugo lamang ang dumadaloy sa atin mga kapatid. Sapagkat ang ating ulo ay ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi maaari na ang Panginoon Jesucristo ay hiwalay sa kanyang iglesia. At upang tayo ay magkaisa bilang isang iglesia, upang tayo ay maging isa bilang isang iglesia, kinakailangan ng iisang dugo na dumadaloy sa atin. At yun ang binigay sa atin ng ating Panginoon. At tayo ay totoong ang kabahagi
ng kanyang kamatayan bilang siya ang ulo ng iglesia. Ngunit malinaw din sa ating katekismo na ang kamatayan ni Kristo ay hindi lamang yung nagligtas sa atin. Ang kamatayan ni Kristo ay hindi lamang yung nagligtas sa atin mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Hindi lamang ito, binuhay tayo mula sa kamatayan at binuhay tayo sa panibagong buhay ng Panginoon ayon sa prinsipyo ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi tayo iniligtas lang ng Panginoon mula sa kuot at galit ng Panginoon, mula sa kahatulan ng kautusan. Hindi lang yun ang pinagdidiinan ng katekismo. Ang sinasabi rin ng katekismo na ang kamatayang ito ng Panginoon, habang tayo ay nakikinabang sa kamatayan ng Panginoon, habang siya ang nagtatag ng kamatayan niya at bilang ating kaligtasan, ito rin naman ang kamatayan na nagpapanatili sa atin. Ito ang kamatayan na nagpapanatili sa ating buhay. Ang ating mga kaluluwa ay hindi lamang basta binuhay ng Panginoon mula sa kamatayan na wala nang pakialam ng Panginoon kung tayo ay mananatili at nasa atin na kung paano tayo mananatili sa ating pananampalataya. Ang kaligtasan na pinagkaloob sa iyo, kaligtasang ginawa ng Panginoon at nilapat sa iyo ng Panginoon, ay pinapanatili ka sa kaligtasan. Pinapanatili kang buhay hanggang sa panahon ito, hanggang sa panahon na darating. Kagaya ng sinabi niya sa John 11, ang sino mang mananampalataya sa akin ay hindi na daralas pa ng kamatayan. Totoo na mamamatay ang ating mga katawan. Totoo na maaaring sa karamdaman o sa mga aksidente na hindi inaasahan ay mamatay tayo. Ang ating katawan lang ang namatay. Pero ang ating kaluluwa ay mananatiling buhay sa ating Panginoon sa Kristo. Mananatili tayong buhay dahil ang kaligtasan ay binili ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mahalagang buhay. Yun ang pinagdidiinan sa atin ng katekismo. Hindi ka lamang nakibahagi sa kanyang kamatayan, ikaw rin ay pinapanatili ng Panginoon sa kaligtasang ito. Pangalawang punto, ano yung mga elemento ng Lord's Supper? Ano yung mga elemento ng banal na hapunan? Dalawang elemento ang sinabi ng katekismo at ng Mark 14. Binanggit ng Panginoon ang tinapay. Binanggit ng Panginoon ang kopa. Ganun din sa ating katekismo, binanggit ang tinapay at ang kopa. Pero wag natin isipin na yung element ay yung cup o yung baso. Hindi yung baso yung element. Ang element doon o yung elemento doon, yung sign ng covenant ng Panginoon ay yung wine o yung alak. Sa ating katekismo, binanggit lang yung wine o yung alak sa Lord's Day 29. Kasi nga, sa ating mga Kristiyano, naiintindihan natin na hindi pinapatungkulan ng Panginoon yung cup o yung baso lang. Kundi ang pinapatungkulan ng Panginoon ay yung nasa loob ng cup o yung nasa loob ng baso o ng kopa. Ito ay walang iba kundi ang alak. Yung alak na sumisimbolo sa kamatayan ng Panginoon, sa dugo ng Panginoon. Dalawang elemento, tinapay at kopa. Hindi lahat ng tinapay at hindi lahat ng tinapay element ay elemento ng sakramento. Hindi lahat ng alak ay elemento ng sakramento. Hindi porket nakita ka ng tinapay ay elemento na yun ng sakramento. Hindi porket nakita ka ng alak ay sasabihin mo nagkakaroon sila ng sakramento sa kanto dahil nakita ka ng alak. Hindi dahil nakita ka ng tinapay sa panadiriya sabihin mo na ito ay katawan ng Panginoon. Hindi dahil nakita ka ng alak sasabihin mo na ito ay dugo ng Panginoon. Hindi lahat ng tinapay, hindi lahat ng alak ay elemento ng sakramento ng Panginoon. Tanging ang tinapay at alak lamang ng sakramento ng Lord's Supper o ng banal na hapunan ang itinalaga ng Panginoon para sa kaparaanan ng pagiging tanda ng kanyang kamatayan. Hindi lahat ng tinapay, hindi lahat ng alak ay elemento ng Lord's Supper. Tanging yung ginagamit lamang natin at ibinukod ng Panginoon para sa Kanya, para sa gamit ng pagpapaalala sa atin ng Kanyang katawan at ng Kanyang dugo. Ang mga elementong ito ang ibinukod ng Panginoon upang magpaalala sa Kanyang iglesia
upang magpaalala sa kanyang iglesia ng kanyang kamatayan. At sabi ng ating katekismo, hindi lamang ipinapaalala nito ang kanyang kamatayan, kundi ipinapaalala rin sa iyo na ikaw ay merong pakinabang sa kamatayan ito. Ikaw ay nakikinabang sa kanyang katawan at ikaw ay nakikinabang sa kanyang dugo. Ngunit ang dalawang elementong ito ay hindi nananatiling dalawang elemento lang. Sila ay sinusuportahan pa ng mga ibang elemento. Sila ay tinutulungan pa ng mga ibang elemento upang mas lalong tumibay ang ating pakahulugan sa ebanghelyo ng Panginoon. Meron pa mga iba pang kasama na nakikita natin during Lord's Supper. At isa dito, mahalaga na ang tinapay ay tinataas ng ministro upang makita ng congregation at pinagpuputol-putol. Mahalaga yon. Kailangan makita natin sa Lord's Supper na yung tinapay ay pinagputol-putol ng ministro. Hinati ng ministro at ibinahagi sa mga miyembro. At mahalaga rin na nakikita mo na mula sa isang alak, ibinubuhos ng ministro sa isang kopa, at mula sa isang alak na yon ay ibinabahagi rin ang mga alak sa kasapi ng iglesia. Mahalaga na nakikita mo na pinagpuputol-putol ang tinapay at nakikita mo na ibinubuhos ang alak sa kopa ng Panginoon. At mahalaga rin na nakikita natin ang hapag kapag tayo ay nagdidiwang ng Lord's Supper. Nakikita natin yung lamesa, yung hapag, maging yung ginagawa natin pagkain at inom at pag-inom. Ito ay mga sign din o mga elemento rin ng Lord's Supper na dapat mong pagtuunan ng pansin. Ang lahat ng ito ay larawan ng naging kamatayan ni Kristo at ang ating kaisahan sa kanyang iglesia. Kung paano pinagpuputol-putol yung tinapay, ay ganun din nagkaputol-putol ang katawan ng ating Panginoon alang-alang sa kanyang mga hinirang. Kung paanong namatay si Kristo at pinagputol-putol ng sanlibutan ito ng mga masasama, ay ganun niya inialay ang kanyang sarili para sa kanyang iglesia. Kung paanong ibinubuhos ang alak, ay ganun din ang kanyang dugo na ibinuhos para sa kanyang iglesia, para lahat sila ay makinabang sa kamatayan at sila ay malinis ng Panginoon at ibukod ng Panginoon para sa kanya. At kung paano ang hapag ng Panginoon ay naroon ang lahat ng elemento, mula sa iisang hapag tayo ay nakikisalo sa ating Panginoon sa Kristo, ito ay sumisimbolo sa kaisahan ng iglesia na sa iisang sakripisyong ito, tayo ay nagdiriwang at nakikinabang sa iisang sakripisyong ito. Tayo ay kumakain sa hapag ng Panginoon para makinabang sa kanyang katawan. At kung paano natin kinakain ang tinapay, kung paano natin iniinom ang kanyang katawan, dapat ito ay nagpapaalala sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagkaroon tayo ng kapakinabangan sa kamatayan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Ito yung mga elemento na dapat natin tignan kapag tayo ay nagdiriwang ng Lord's Supper. Mahalaga ang mga elemento ito. Pero ang pinakamahalaga dito ay yung alak at tinapay. Sapagkat ang pagtatalaga ng Panginoon sa iglesia, sa kanyang iglesia ay laging merong kalakip na ebanghelyo at laging merong pagpapatibay ng mga sakramento. Kaya dapat natin pagtuunan ng pansin ng bawat detalye ng ating sakramento. Panghuling punto, ang kahulugan nito. Ano bang kahulugan ng mga elemento ito? Ano bang kahulugan ng Lord's Supper ng Panginoon? Ang kahulugan ng sakramento ito ay nakatuon una sa kamatayan ni Kristo. Umiikot ang buong kahulugan ng sakramento ng Lord's Supper sa kamatayan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang katawan ay inalay sa atin, ang kanyang dugo ay binuhos para sa kanyang iglesia. Hindi niya ipinagkait ang kanyang katawan para sa atin, hindi niya pinagkait ang kapakinabangan at yung kaligayahan na meron ng kanyang dugo para sa kanyang iglesia, na ang kanyang dugo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan mula sa ating pagtabagabag ng ating mga puso dahil sa ating mga pagsalangsang laban sa ating Panginoon. Hindi niya pinagkait iyon sa atin.
Ang tinapay at alak ay sumisimbolo sa kanyang kamatayan na sukat ikaligtas ng kanyang iglesia. Ito ang ibig sabihin ng Lord's Supper. Ito ay nakatuon lagi sa kamatayan ng Panginoon. At yung kamatayan iyon, una, dapat mong marinig sa Ebanghelyo. Pangalawa, dapat mo rin makita upang mas lalong tumibay ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kapag nakikita mo ang tinapay na pinagpuputol-putol ang ministro, dapat mong maalala ang katawan ni Kristo. Kapag nakita mo na itinataas ng ministro ang tinapay ng Panginoon at pinagpuputol-putol ito at binibigay ito sa mga kasapi ng iglesia, sa mga confessing member, dapat mong maalala, sino to ako iniligtas ng Panginoon? Kinakailangan durugin ng Panginoon ang kanyang nag-iisang anak para sa kanyang iglesia. So, dulang kanyang nag-iisa at bugtong na anak ay magkayura, ay magkaputol-putol ang kanyang katawan alang-alang sa kanyang iglesia. Sabi sa Isaiah, tinalugdan ng Panginoon at nagkagalak ang Panginoon habang dinudurog niya ang katawan ng kanyang bugtong na anak. Ito ang kabayaran ng ating pagkakasali. Hindi ito isang bagay na parang dapat nating kalimutan sa walang bahala. Porket sanay na tayo sa Lord's Supper, ayaw na nating intindihin yung ginagawa sa ating harapan. Kung paanong pinagpuputol-putol ang mga tinapay, ang isang tinapay na ito, kung paano binabahagi sa atin, dapat mong maalala na ang katawan ni Kristo, ganito ako iniligtas ng Panginoon. Kapag nakikita mo ang alak na ibinubuhos sa kopa, sa cup, o din sa baso na iinuman ng ministro at ng mga kasapi, dapat mong maalala ang mahalagang dugo ni Kristo. Ang dugong itong mula kay Kristo ay hindi na natili sa Kanya. Itong dugo na ito na nakikita mo sa kamay ng ministro sa pamagitan ng pananampalataya ay ibinuhos sa Kanyang iglesia. Tayo na hindi naman karapat-dapat at tumanggap ng dugong ito ay pinaglaanan ng mahalagang dugo ng Panginoon. Ang mahalagang dugo ng Panginoon na ito ng bagong tipan ang nagtatag sa atin sa kaligtasan. Dapat mong maalala habang ibinubuhos ang alak, maalala mo, ito ka iniligtas ng Panginoon. So, dulang ang kanyang sariling dugo, ang kanyang ialay, upang ang lahat ng kasapi ng iglesia, ng mananampalataya, ay manatiling buhay hanggang ngayon. At bilang sila ay mabili mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang mahalagang dugo ng Panginoon, ang ipinangbayad ng Diyos para ikaw at ako ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Ngunit huwag natin kakalimutan, mga minamahal, na ang kamatayan ito ay may pakinabang sa atin. Hindi lamang basta ibinuhos yung dugo ng Panginoon, hindi lamang basta ipinagputol-putol ang katawan ng Panginoon. Mga katotohanan na iyon na dapat mong malaman, pero mga katotohanan ito, yung kamatayang ginawa ng Panginoon at yung sakramento na ginagawa natin, dapat mong malaman na ito ay may pakinabang sa atin bilang isang iglesia. Walang saysay ang mga sakramentong ito kung hindi rin pala makikinabang ang iglesia. Walang saysay ang bautismo, walang saysay ang Lord's Supper, banal na hapunan ng Panginoon kung hindi pala tayo makikinabang. At makikinabang ka lang sa mga sakramentong ito, hindi dahil sa nakita mo, hindi dahil sa kumain ka, hindi dahil sa uminom ka ng alak, makikinabang ka lang sa sakramentong ito sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ipinapaunawa sa inyong Panginoon sa sakramentong ito, yung katotohanan na hindi mo nakikita sa kamay ng ministro, hindi mo nakikita na inaabot sa inyong elder. Ito yung katotohanan ng espiritual na bagay ng kaligtasan na ginagawa sa inyong Panginoon. Na nakikita mo
na yung hawak ng ministro na tinapay at yung isinasali niyang alak, ito ay spiritual na bagay ng kaligtasan. Ito ay picture lang. Ito ay tanda lamang ng kanyang kamatayan na ibinuhos at ibinigay sa iyo. Bukod sa iniligtas na tayo, tayo ay pinapanatili ng Panginoon. Habang tayo ay pinapakain ng tinapay, habang tayo ay umiinom ng alak, ganun din tayo pinapalusog ng Panginoon sa pananampalataya. Ganon din niya ibinibigay ang kaligtasan ng kanyang dugo at ng kanyang katawan upang ang ating mga kaluluwa ay manatiling buhay hanggang ngayon. Kung paano ang mga kumakain ng tinapay ay nananatiling buhay at kung paano yung umiinom ng alak ay nagagalak, ganon ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Hindi lamang yung isang katotohanan. Ito ay katotohanan ng buhay sa atin. Pagkain ng tinapay na nagpapalakas sa atin, ganon din ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, meron pa bang ibang kalakasan ng kanyang bayan? Bukod sa dugo ng ating Panginoon? Meron ka pa bang iniisip na magiging kalakasan mo bilang isang mananampalataya? Bukod sa katawan ng Panginoon. Ang tinapay sa Biblia, ito yung pinaka-basic need ng isang tao. Kapag hiniling natin katulad ng sa Lord's Prayer, kapag sinabi ipagkaloob mo sa amin ngayon ang tinapay, ang sinasabi ipagkaloob mo sa amin yung aming basic needs. Dahil mamamatay kami kung wala yung basic needs na ito. At yung tinapay na ito, ang sumisimbolo sa katawan ng Panginoon na basic needs ng mananampalataya. Tanggalin mo lahat ng kayamanan, manatili lang si Kristo, buhay na ang mananampalataya. Tanggalin mo ang buhay niya. Kahit patayin mo ang mananampalataya. Basta naroon si Kristo, mananatiling buhay ang kanyang kaluluwa. Ganun tayo pinapalusog ng Panginoon. Hindi lamang niya tayo piniligtas, pinapanatili niya tayong buhay at miligyan niya tayo ng mana ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan na ito ay nagsimula nung tayo ay binuhay ang ating kaluluwa ng Panginoon sa pamagitan ng regeneration o yung tinatawag na born again, tayo ay binigyan ng bagong pagkatao. At kagaya ng alak na nagbibigay ng galak sa sino mang umiinom nito, kasi sa Biblia, kapag sinabing alak, ito ay joy o yung kagalakan. Kapag merong pagdiriwang, laging merong alak. Kapag merong pistahan sa Israel, laging merong katumbas na alak, merong kasamang alak. Pagkat yung alak na ito, kung sino mang umiinom ng alak na ito, ay nagbibigay ito ng init sa kanyang puso at nagagalak ang kanyang puso. Merong dala ang alak na wala ang tubig. Ito ay ang kaligayahan o yung galak na naidudulot ng pag-inom ng alak. At kung paanong binibigyan tayo ng galak ng alak sa ating pag-inom, ganun din ang ginagawa ng dugo ng Panginoong Kristo sa atin. Ang kanyang kamatayan ang nagbigay sa atin ng tunay na kagalakan. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang dugo, ang nagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Ang tawag sa kanyang dugo ay dugo ng pamamagitan. Ibig sabihin, ang Diyos ay merong laban sa iyo. Ikaw ay merong laban sa Diyos. Ang Diyos ay handa kang puksain anumang oras dahil sa iyong kasalanan. Dahil ang Diyos ay banal at matuwid at di niya hayaan anumang kasalanan ay mawaglit sa kanyang harapan ng hindi niya pinarurusahan. Dahil siya ay makatuwirang Panginoon, siya ay makatarungan. At ikaw ay handa ka rin magrebelde lagi laban sa Diyos. Pero yung digmang ito ay pinawi ng Panginoon nung ang kanyang dugo ay namagitan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. At ano sabi niya? Ang kapayapaang ibinibigay ko sa inyo ay hindi kapayapaang ipinagkakaloob sa inyo ng sanlibutan. Dahil yung kapayapaan ng kanyang dugo ay yung kapayapaan na wala ng laban ng Diyos sa atin sapagkat tayo ay pinawalang sala ng Panginoon at tayo ay naging katanggap-tanggap sa kanyang harapan. May nakikita ka pa bang
ibang kagalakan bukod sa dugo ng Panginoon. Na kapag nakikita mo ibinubuhos ng ministro ang kanyang ang dugo sa kopa, dapat mong maalala. Pag iniinom ko yung alak na ito, ito ay sumisimbolo sa kagalakan. Hindi lamang sa kamatayan ng Panginoon, kundi sa kagalakan na idinudulot niya sa akin sa bawat araw. Ano bang pagsubok, ano bang aking dinaranas dito sa buhay, ako ay merong nananatiling kapayapaan at kagalakan. Ako ay mananatiling pinagpala ng Panginoon dahil ang kanyang dugo ang siyang tumiyak ng aking kaligtasan at ng kanyang tipan. Bilang pagtatapos mga minamahal. Ligtas tayong mahihina at walang lakas. Sabi sa Epeso 2, tayo ay pinanganak na patay. Tayo ay pinanganak na patay sa pagkakasala at sa lahat ng pagsalangsang. Tayo ay patay sa kasalanan. Iniwan tayong walang buhay ng kasalanan. Kung matatandaan nyo yung parable ng Samaritano, yung Good Samaritan, kung paano yung lalaki na iniwang walang buhay, naghihingalo, mamamatay na lang, ganun tayo binugbog ng kasalanan. Iniwan tayong walang buhay, walang lakas, ni humingi ng tulong ay hindi natin kaya. Bigas tayong mahihina, mga kapatid. Ito ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay hindi lang tayo iniligtas, kundi siya din ang nagpapalakas sa atin. Tayo ay binuhay mula sa kamatayan. At dito sa buhay na ito na pinagkaloob ng Panginoon, ay pinapanatili ka ng Diyos. At ito ay dahil sa kanyang kamatayan. Ang kanyang kamatayan ay sumasaklaw sa lahat ng iglesia. Sumasaklaw sa iglesia sa lumang tipan hanggang sa iglesia hanggang ngayon. Hanggang sa katapusan ng panahon, mananatili ang kanyang iglesia at sila ay haharap sa Panginoon ng merong buong kalakasan dahil ang Panginoon nagpapanatili sa kanila. Ang sakramento ng banal na hapunan ang nagpapaalala sa atin na lagi siyang handang bigyan tayo ng kasapatan sa pamagitan lamang ng dugo ng Panginoon at sa pamagitan ng kanyang katawan. Kung paanong sapat sa atin ang tinapay, kung paanong sapat ang alak para sa ating kagalakang, ganyan din ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, binigay niya si Kristo hindi lamang kaligtasan, kundi kalusugan at kalakasan ng iyong kaluluwa. Ito ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At ito ang ipinapaalala sa atin ng banal na hapon. Amen. Mahabagin naming Diyos na banal. Salamat po, Panginoon, sa ino po mga salita na aming narinig. Pinaunawa niyo sa amin ang banal na hapunan na ito ay nakasentro lagi sa inyong kamatayan. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo ang mga katotohanan ito sa amin. Ginawa po kami ng kapakumbabaan na lagi kami magtiwala sa inyo at huwag sa aming mga sarili. Salamat po aming panalangin sa tayong pangalan, Jesus. Amen.